Okay. 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 Balas mo lang. Ayan ho. Obstruction ho sa kalye. So putol na ho. Sinagpuputol. Chop chop. Pison. So, okay. Sa kabubukas pa lamang ng Facebook, tayo ho ay nasa Moriones, malapit sa panulukan ng Arten. Ito hong pison ay pinagpuputol, ginutay-gutay. Binigyan na ng warning ng ating punong alkalde na lahat ay mag-cooperate sa paglilinis, at yung responsibilidad ng paglilinis sa mga kalsada ay hindi lang trabaho ng city government, may malaking role din yung mga private sector. So ito ang isang example, halimbawa, ng kung paano pamamahala dito sa lungsod ng Maynila. Nagbigay ng kaayusan sa Recto Divisoria at wapang bahagi ng ating lungsod. Naglinis, nagayos ang ating mga vendors. Di lalong higit na dapat mag-cooperate itong mga may kaya, katulad ng may-ari nitong piso na ito, na ginawang libreng parking. Kahit may bayad, bawal ito. Napakatagal nang nakatiwangwang dito. Alas yung punong barangay dito ay walang nagawa, walang ginawa. Kaya namihasa yung may-ari ng piso na ito. Ayun, nayari siya ngayong umagang ito. Simbolo ho ito ng pamamahala sa lungsod ng Maynila, na walang pinipili.
Basta obstruction sakali, ganito ang mangyayari. Pero hindi ito limitado sa 60 days campaign ng DILG. Yung mga kabubukas lang ng Facebook. Yung ganitong paglilinis, sabi ni Mayor Isko, ay hanggang siya ay nanunungkulan bilang alkalde. At nais niyang ipamana yon. Yung ganyang uri ng pamamahala. Beyond 60 days, beyond 1,000 days. So example ito, gaano man kahalaga ang isang equipment tulad ng pison, yayariin yan. Sapagkat obstruction, napakatagal ng obstruction dito sa Moriones. Napakatagal na. Walang nagawa, walang ginawa ang punong barangay. Hindi natin mahagila po nasaan. Kaya namihasa yung private sector na katulad nitong contractor na ito. Ayan. Putol-putol na ang piso. Ang City Lane. Kung ngayon lang kayo bumukas ng Facebook, ang sabi ng ating punong alkalde kanina, susunod yung mga truck. Susunod yung mga truck. Yung mga sasakyan. Ginawang parkingan. Ang mga pang, lalong-lalo na mga pangon ay kansado. Ito mas masama. Sapagkat napakatagal ng panahon na nakatiwangwang. Binigyan sana sila ng pagkakataon na para ayun. Wala eh. Hindi naniwala sa consistency ng patakaran ng ating alkalde. Siguro akala nila depende sa gising, ano? Baka yun ang huwag alam nila. Maliwanag ko yan. Simbolo ito na may katatagan ang patakaran ng ating punong alkalde. Aabutin at aabutin kayo ng batas kung hindi kayo makikipag-cooperate. Imagine, nasa gitna ng kalsada, pinabayaan ng punong barangay, binigyan na ng executive order, sinulatan pa, pinulong pa, o ayan. Alright, si Mayor Isko, siya ang nagsimula nito kanina. Babalikan niya ngayon ang pinutol-putol na pison. Ito, kakausapin niya yung mga kababayan na makikinabang ng paglilinis sa lugar na ito. Para umaliwala. Kaya mapakinabang ngayon. Ay, salamat. Titingnan na ni Mayor yung putol-putol na pison. Okay. Okay. Mayor, anong mensahe ninyo sa putol-putol na ito? Sa mga kabubukas pala sa Facebook. Sa amin, nakikisuyo kami na kung po pwede, hindi ko mo tayo may kaya sa buhay o kaya na natin abusuin yung batas. Sana naman po ito'y maging takdang aral. O, lalo yan sa mga truck na iniiwan yung truck nila sa kalye. Ito po, ganyan po mangyayari sa mga truck ninyo. Wala po kaming sisinuhin sapagkat kung ang pagdidisiplina ang ipatutupad, dapat ang pagdidisiplina, walang kinikilingan. Mahirap, middle class, mayaman, dapat makiisa sa pagsasayon sa kapakinabangan ng higit na nakakarami sa ating mga Mayor, may patakaran kayo na i-paraffle. Yung mga ganito. Kasi ano yun? Para ini-encourage ba natin yung mga kababayan? Ito kasi, iniwan nila sa kalye.
ito pang angkalye para sa lahat. O iniwan nila. O kanila na yan. Donation niya sa taong bayan. O ngayon, ito pison. O pag nabuhat nyo, inyo na. Kalakal. Ay, kalakal. Magkano ngayon ang bakal? 14? 14. Sa kilo, 14. Eh, jackpot ka pag nabuhat mo. Eh, isang tonelada, de 14 mil. Eh kasi nangaabuso eh. Nanlalamang eh. Bakit? Palibasa, may hihirap yung mga kapitbahay namin. Kaya nyo nang tapakan. Ang karapatan din namin gumamit ng kalsada. Oh, hindi po po pwede. Oh, meron pong bagong pamamala. Ayan, 4 kilo. Maganda to, solid. Oh. Pero kung kayang buhatin yun. Oh, eh, meron pang pundido yan, may tanso. Oh, may bakal, kompleto yan. Lahat, kita ninyo binahayan. Oh, bahay, di ba? Sinamantala, Mayor. Mapagsamantala. Tama naman tayo. Tapos, yung mga maliliit nating kababayan, walang magawa. Bakit? Eh, wala silang kapangyarihan. Eh ba bakit? Eh kasi yung pamahalaan, pinababayaan. Eh hindi naman po pwede. Eh ako naman, hindi naman ako nagkulang ng abiso. Eh nagdiplomasya naman ako eh. Huwag po ninyong iiwan ang mga truck ninyo sa kalsada. Dahil ipinagbawal ko ang towing para walang umabuso sa gobyerno. Dahil may mga taong abusado sa gobyerno. O nung winala ko naman yung towing, ang umabuso naman, yung may mga kakayanan sa buhay. O iniwan nila yung mga truck nila. O ito po mangyayari. Mas mahirap po acetylenate ang pison. Yung truck mas madali. Ayan ang mangyayari sa inyo. Obstruction. Ang obstruction, tatlong bagay ang ginagamit. Martilyo, maso, o ngayon acetylene. Kailangan maibalik na sa taong bayan ang kalye. Salamat, Mayor. Salamat, Mayor. Vamos a pasar.
Ginawang warehouse ng contractor. Ayan. Ayan, sir. Nakasulit yata, sir. Okay.
Sarimoga. Kaya nagiging pokok park. Pag na-open na yun. Dito ka, may nagka-ano rito. Nagiging prostitution din. Ay, boss, wala lang. Ayan, nasarap din ng PI, boss. Nasarap din ng PI, mga bahay. Lollipop, boss. Thank you. Go, go. Let's go. Sa bata niya. May tatlong pulls gabi ko. May picture ka pang tayo dito. Kapalitan ko siya. Sorry po, ayusin lang po sa gimbal. Thank you.
motor ko. Wala yung gimbal. Pedestrian tayo dito. Thank you.
magsalubungin, magsalubungin. Magsarapan. Kami muna po kayo. Pilit muna po. Kasi po. Nakabakot mo yun. Oriones po, Tondo, sa nagtatanong. Malaysia na ba? Boss, napasin mo ba ang mukha ko? Hindi gumawa niyan eh. Kamukhang-kamukha mo, mukhang ikaw yung model eh. Siyempre ako gumawa. Huwag po sa libungin. Susunod hong event ni Mayor ay City Hall. Kanyang i-welcome ang Malaysian Ambassador na ikalabing limang embahador na dadalaw at magbibigay pugay sa ating punong lungsod. Malaysian Ambassador ho, by this time siguro nandoon na ho siya. Medyo na-late lang ng konti sapagkat marami siyang instruction kay Engineer Andres kung ano ang dapat gawin sa plasang ito. So, hanggang sa susunod, Isko Serye. Back to base. Thank you.